Okay, yes. Siguro papasukin natin ito. Go, nagtsaga sa atin nag-antay. Sige po. Okay, so magandang gabi, Brother Paul. Hello. Hello, good evening. Hello, Pastor. Brother Paul, good evening po. Kamusta po? Ayan ano pong lang. Tanong ninyo? Magandang gabi. Actually, hindi siya tanong, pero more on clearing your misconception lang. Sige, go ahead. Tungkol lang sa Seventh-day Adventists and their beliefs. Pero ako personally, I am an atheist. Dati rin akong Seventh-day Adventist. Or let's say agnostic. Kumbaga, hindi ngayon, pa... Ngayon, agnostic ka na. Agnostic ka na ngayon. Yes, agnostic. Agnostic. Okay. Or by knowledge, agnostic, but by belief, atheist. So, ganun. Okay. I was previously a Seventh-day Adventist. And syempre, nagkaroon din ako ng, ano, ng insight tungkol sa belief. Total, pareho naman tayo makaka-relate. Mm-hmm. Unang misconception doon na narinig ko is parang ang tingin mo sa kanila is ang paniniwala sila, maliligtas sila by following the law. Hindi yun ang tinuturo nila. Mm-hmm. Ang tinuturo nila actually is ang salvation mo, wala kang ambag doon. Gawa ng Diyos lahat yun. Handog niya sa iyo lahat yun. So anong purpose lang ng law keeping or Sabbath keeping or commandment keeping is to prove na ano hinahanap mo rin yung kagustuhan, yung will ng law ng nagligtas sa iyo. Na tinatanggap mo rin yung inoffer niya sa iyo na salvation. Kasi hindi naman pwede na love mo yung lawgiver pero hindi mo love yung law na binigay niya. Hindi rin pwede na love mo yung law na wala ka ring love sa lawgiver. The reason why the previous Israelites and the Pharisees at the time of Jesus was they failed to follow all the commandments was because all of them or most of them sabihin natin may love sila sa law pero wala silang love sa lawgiver. Kaya sila disobedient. Kaya hindi pumapasok sa puso nila yung law kasi wala sila talagang real na love sa sa lawgiver. Kaya ito kasing law, yes, nabanggit mo na kanina na ano na itong law, purpose ng law is to let us know kung ano yung ayaw ng Diyos. Tapos hindi from the Adventist perspective, hindi totoo na ano na tawag niyan. Nabuburahin siya in the future. Ang totoo niyan is kung ang ayaw ng Diyos noon, ayaw niya pa rin hanggang ngayon. At ayaw niya pa rin yon in the future. Yes. Nagigess niyo ba? Hmm. So yun, ang law, yes, may ano siya, ano yun, as it is as eternal as God himself kasi yung mga law na yon, yung mga batas na yon, ano yun, meron silang source, yung mga principles ng, ano, yung principles ng Panginoon at Diyos. May mga principles ng Panginoon at Diyos. Yung gobyerno niya, yung batas niya, lahat yon na ayon sa mga principles na yan. Ano yung mga principles na yan? Principles of love, principles of justice, principles of truth, principles of righteousness, principles of goodness. Lahat ng batas na yun, naaayon doon. Doon galing yung Ten Commandments. Tama. Ang batas ng Diyos, perfect yan. Kasi Diyos mismo ang nag-legislate niyan. Ang Diyos, kumbaga, from the Adventist perspective, omniscient, all-knowing. Alam niya yung past, alam niya yung present, alam niya yung future. Alam niya yung alam niya yung mga needs ng tao, alam niya yung mangyayari in the future. Oh. Alam niya na dadating ang kasamaan, dadating ang kasalanan, dadating din. Pero bro, tanongin kita, ilang years ka naging Seventh-day Adventist bago naging atheist? 3 years, I can say. Oh, 3 years. Three. Ikaw, Pastor, kayo? ilang years ka? Ilang years 24, ka, Pastor? 24 years po. Okay. So at least merong merong issue. Go. Yes. Brother Paul, tatanong ko lang sa iyo kasi gusto kong i-clarify doon sa 3 years mo pagiging Adventist, ano ang nakuha mong understanding bakit ibinigay ng Diyos ang Ten Commandments sa Israel noon? Anong purpose ng Ten Commandments? Anong bakit purpose ibinigay? Ng Ten Commandments? Ang isa, siyempre, ang God, teacher din yan. Mm-hmm. Parent din siya at the same time. Siyempre,
ang child, ang Israel, tinuturing niya as mga anak niya. Tama, okay? Yun, tama. Okay. Part sa upbringing nila at pag-educate sa kanila is yung malaman nila kung ano yung mga ayaw ng Diyos. Yes. Kaya pinigay niya yung Ten Commandments. No? Mm. Siyempre, sila yung araw, sila yung mga tao ng time na yon. Siyempre, sa kanya, sa kanila niya ibibigay yung mga ano niya. Atan That's niya? True. Kasi kung titignan natin yung Ten Commandments, wala namang ikakasama eh. Puro ikabubuti, oh. Di ba? Kaya lang, oh. Question ko, ibinigay ba yun ng Diyos sa Israel para maging righteous sila o para ma-reveal na talagang hindi nila kayang sundin ito at ma-reveal na, na sila ay sinners at kailangan sila, kailangan nila ng Savior? Okay, another misconception dati na ano, na tao niya, na narinig ko po sa inyo dati is hindi kayang sundin ng tao lahat ng Ten Commandments. Actually, kung ako naman ang tatanungin, siguro mahirap, pero hindi yun imposible. Okay. Nagawa ni Jesus Christ yan. Okay. Napatunayan yan, dinemonstrate niya throughout his life as a human. Nagugutom din, nahihirapan, nagkakaproblema, pero si Jesus Christ, may provision na yan siya, meron na siyang nilaan, kumbaga. Pero dinemonstrate niya yung life niya perfect. Mahal niya ang Diyos, mahal niya rin yung batas ng Diyos, sinusunod niya rin yung batas ng Diyos. Wala doon ang dinisregard niya. Kasi kapag pero siyempre si Jesus Christ perfect siya. Oo, kaya perfect. Kaya niyang tuloy-tuloy na ma-perfect ang Ten Commandments from the time na pinanganak siya ni Maria hanggang sa mamatay siya sa cross. Naniniwala ka ba na perfect ni Jesus ang Ten Commandments mula sa time ng birth hanggang kamatayan niya sa cross? From the Adventist perspective, yes. Tuloy-tuloy. Yeah. Okay. Yeah. 100%. Ngayon, ang tanong ko ngayon ito. Meron bang Seventh-day Adventist sa tingin mo na naka-perfect mula nung siya'y panganak hanggang sa siya'y namatay? Tuloy-tuloy ang pagsunod sa Ten Commandments. Meron ba? Well, ang Diyos ang makakasagot yan. Hindi ako kasi wala akong alam sa life nila. Hindi ako ang kasama nila night and day. Tama naman. Hindi tama ko naman. Hindi ko nababasa ang isip nila. Hindi ko tama nakikita naman. Ang araw-araw nilang ginagawa o saan man sila pumupunta. Diyos na ang makakasagot ng tanong na yan. Wala na tayo dyan. Labas na tayo dyan. Ang tanong dyan, tayo mismo, individual. Ano yung standing natin sa harapan ng Diyos? Hinahanap ba natin pero, siya? Hinahanap pero kung i-benchmark natin sa standard ni Jesus compare sa standard tayo mga tao. Sabi ng Romans chapter 3, walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos kahit isa sa mga tao. Walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos kahit isa na tao. Walang nakakaabot sa sa glory of God. Sa Romans chapter 3 yun eh. Walang sino man nakaabot sa kalulatian ng Diyos kahit isa. Well, the exact meaning of that, kung walang nakakaabot, eh, siguro mas ano, ako matagal-tagal na rin akong ano, kasi last 8 years ago, year 2015. Ngayon, wala tayong info kung ano ba talagang meaning yan. Pero meron info ang kasulatan. No? Meron kasulatan. Meron info ang kasulatan. No? Sinasabi ron, as the scripture says, sabi sa screen, as the scripture says, no one is good. No one in all the world is innocent. No one has ever really followed God's path or even truly wanted to. Everyone has turned away. All have gone wrong. No one anywhere has kept on doing what is right. No one. Kasi ano ba intention ng commandments? Ba't binigay? Sabi dito sa verse 20, now do you see it? No one can ever be made right in God's sight by doing what the law commands. For the more we know of God's laws, the clearer it becomes that we aren't obeying them. His law serves only to make us see that we are sinners. Oh, yun ibig sabihin, ang Ten Commandments, hindi siya intended na ma-perfect ng sino man. Kaya nga, wala nakaabot sa glory ni God. Now, dahil the more you know about God's law, the more you will clearly see yourself that you are not obeying them. Kasi, like what I said, walang tuloy-tuloy na nakatupad ng Ten Commandments na tuloy-tuloy from the time of his birth until the time of his death, unlike Jesus Christ. So, tama yung sinasabi ng Bible na ang purpose ng law hindi para iparating na kayo yung tuparin at ma-perfect at magiging righteous kayo. Otherwise, hindi na natin kailangan mamatay si Jesus sa cross.
But the fact is, sinabi nga ni Paul nga we uphold the law. The law is perfect. Hindi naman siguro napaka hindi naman ato makatarungan yun na may utos sa iyo ang Diyos na hindi mo kayang tuparin. Asan ba sa Ten Commandments ang mahirap tuparin? Lahat kaya natin. Yun nga lang. Pwede natin sabihin kaya, pero ang tanong, kaya mo bang tuloy-tuloy? Mula nung panganak ka hanggang kamatayan. Simple nga. Ang imposible, di ba? Posible nga. Tapos ang point ni Paul is that it is possible for a human being born in this world to keep the Ten Commandments perfectly from birth to death, as Jesus has already done it. So that's tama ba, Paul? Tama ba yung sinasabi mo? From birth to death, as in yung natural na birth natin? Yes. Ang sabi mo kasi, si Jesus Christ has showed us. Kasi, okay, I'd like to just comment. There are two points na binigay mo. That yung first point, sabi mo, yung misconception that loving the lawgiver but not loving the law. That's one misconception. Na ang SDA, sabi mo, that's the misconception that you are showing now. The second misconception is hindi kaya sundin ng tao ang Ten Commandments. So those are two misconceptions. Now, my thoughts kasi, being a Seventh-day Adventist before, and you also now, I would say, is a former Seventh-day Adventist, and now you're saying that you are an atheist. So what made you change your mind about God with regards to these two misconceptions that you are showing right now? Bakit ka naging atheist kung dun sa misconception na yun, did you stop loving God and did you stop loving His law? And yung second question ko is, did you believe that you cannot keep the law perfectly? As you have just said, kaya naman. But I don't know. Can you enlighten us, please? Okay. I get your point, sir. There seems to be a contradiction. Like, I am claiming na kaya yung Ten Commandments, but in the end, bakit ko inabandon yung very lawgiver? Okay, gets ko yan. That's the reason why I said in my first, yung pag-chat ko dito na yung misconception, ang point lang ang gusto ko lang i-address is yung misconception about SDAs and their beliefs. Since meron akong naintindihan doon. But addressing your question, I have my own reason kung bakit ako naging atheist. There are things I cannot reconcile with the Bible. Wala doon yung Ten Commandments. Hindi yung tungkol sa Ten Commandments. Wala doon yung ayokong sundin yung utos niya. Iba yun. Iba yung, ang actual na reason ko as an atheist is mayroon pang iba. It's more on scientific. More on, sige, sabihin ko na lang, partly ha. I have other reasons, pero ito partly. Yung dinosaurs. I cannot reconcile the history of dinosaurs with the biblical history. I cannot, tawag nito, hindi ko siya ma-reconcile kasi hanggang saan ba nag-exist yung dinosaurs? Nakapasok ba sila sa Eden? Nakasakay ba sila sa Arka? Or what? Naging company ba sila ni Adam and Eve? Or ano ba? Ineradicate na sila ng Diyos? Kasi I've been reading a lot of, hindi naman lahat, scientific and biblical references, and then Catholic apologists and Christian apologists trying to reconcile those two, pero wala akong nahanap na answer, or I mean, sagot na satisfying doon, kasi even the Bible mentions species na hindi naman talaga siya nag-exist in real life, tulad ng dragon. Walang evidence na may dragon. Walang evidence na may Leviathan na nagbubuga ng tubig. Apoy. Oo. Oh. Pero scientific ba ang basis mo kaysa biblical, sabi mo, about dinosaur? Di ba ang science, they believe in dinosaur? Ang pinakaiba lang sa mga creationists, ang dinosaurs ay nauna lang nag-exist before human for about 70 million years, di ba? Yes, yes. Samantalang ang creationists like us, we believe that the dinosaur coexistent with man. Kaya nga sa Book of Job, meron siyang dinidescribe doon sa Job 40:41, na behemoth tsaka Leviathan, na pagtitignan mo ang description is nag-harmony sa description ng dinosaur, na mayroon siyang bibig na parang bakal, nagbubuga siya ng
apoy, tapos meron siyang buntot na nakakasing laki ng puno ng cedro, na which is the biggest tree among Lebanon. So sabi nga ng iba, elepante, ang buntot ng elepante. Laki ng mga elepante. No, so how come na sabi mo scientific about dinosaur? Science proves na mayroong dinosaur at namatay sila through asteroids, kaya sila nag-extinct. Okay. The Bible was written thousands and thousands of years ago. May mga animals pa noon siguro na nag-exist. Siguro likely today extinct na sila. Pero may mga animals. So mayroong dinosaur. Meron. No, makinig. Tsaka yung sinasabi mong dragon, by the way, kasi yung dragon actually is a wrong translation ng Greek word sa Revelation. Ang salita kasing dinosaur na invento lang yan noong 1844. Samantalang ang King James Version na na-translate, di ba, 1611, hindi pa nagagamit yung na-invento yung word na dinosaur. So they use the word dragon. Mm. But kung ang dragon na iniisip mo ay parang dragon na ma-incheck na nakadrawing sa tikoy, hindi yun ang nasa isip ni John. Nakita niya dragon. Kasi sa Hebraic culture, sa thinking ng mga Hebrews, yung mga malalaking hayop like the dinosaurs, wala silang ibang term na ginagamit doon. But the translator just supplied the word dragon. But it doesn't mean it is the same dragon or identical with the Chinese dragon na mahaba na nagbubuga na po. No, hindi ganon. So, yung dinosaur, na-invento na lang kasi later, 1844. May isang nakadiscover ng isang malaking buto. Pero it doesn't mean mali ang Bible at dun ka matitisod na mali ang Bible. Hindi. Kasi, first and foremost, meron ng concept ng dragon thousand and thousand years back. Kahit panahon pa ng mga ancient Chinese civilizations. Ng mga ancient civilizations and the civilizations around Canaan. So, brother Paul, ang point ko, kung yung salitang dinosaur ay na-invent na nung panahon ni John, nung isulat niya ang Revelation, malamang isusulat niya doon sa Revelation 12. Nakakita ako ng isang dinosaur. Na may 12, na may 10 ulo, 7 ulo, 10 sungay. Yun ang ilalagay niya. Kasi nakakita na sila panahon ni Job, may behemoth, may leviathan na eh. Then it will turn at yung out description is dinosaur, parang scales ang balat. Much better because it will turn out na meron ng precognitive abilities sa Diyos na demonstrate niya pati sa Bible, but he didn't. Hindi yun nagamit na term. Kahit alam ng Diyos na gagamitin yun that term. Ay, kasi hindi naman maintindihan nila dyan yun. Kasi ang Diyos, God meets people where they are. Then therefore, kung ano yung naintindihan nila noon, yun ang ginagamit ng Diyos. And then, ganong katabino ang Diyos. Uh-huh. Ibig sabihin, kulang ang knowledge na binigay sa kanila. Hindi kulang. Progressive ang knowledge. Kasi ang Diyos, advanced siya mag-isip. Future, he knows. Pero sinusubaybayan niya at ginagabayan niya ang tao based on their present understanding. Can I give a comment? Kasi if we can understand God, then he will no longer be God. So that's my premise, no? So now, for me, ang God kasi, he reveals to us yung kaya lang natin. And we cannot really, ako, if I can say na I can explain to you who God is, then my God is not the God of the Bible. Kasi he's unexplainable, unfathomable, he's beyond measure. Now, sa akin lang, I have a question which actually I thank Paul because I'm beginning to love him more. At Amen. This point, he's talking about itong mga doubts niya. Because at first he said he's a former Adventist, tapos ano siya, ngayon ang position niya is atheist. Pero I'm really interested to know more yung point ni Paul na sabi niya, dahil dito sa mga sinasabi niya ngayon, he has now gotten into being an atheist. Pero ang pagkaintindi ko kasi I have a friend who's an atheist. 40 years na kami nagdi-discuss about these things at I hear also from Paul because he's very scientific. Ang gusto kong malaman kay Paul, when it comes to these dinosaurs and these beings and these things that we see around us, an atheist would say, these are all accident. Tama ba? Is that how you define it? But a person who would say, let's say, scientifically,
may pinanggalingan ito. And in everything, based on the things, the arguments that I've heard from mga atheists and scientists na Christians, is that the Christian's position is there's a designer for everything that we have now. Kasi nga, itong earth na ito has a purpose, it has a design. And science probably cannot just explain yung pinangsimulan, except for, of course, there is this Big Bang. Pero beyond the Big Bang, in a chaotic situation, kasi yung law of thermodynamics, I think, yun nga, explains na yun nga, pagka chaos, hindi pwede yung chaos magkakawa entropy, ng order. Entropy. Oh, lalong gugulo. Pagka magulo entropy, na, gugulo pa lalo. Entropy, yes. So, I appreciate si Paul, his honesty, and his being vulnerable about itong kanyang beliefs. And I'm not, I'm loving him more for this because I know that deep in his heart, there's still that question, or else he would not have come here and opened up. Oh. We will pray for you, Brother you, Paul. Paul, please feel free. You can call Pastor Ronald in his messenger. We can discuss many things, but first I'd like to say, Paul, I love you, and Pastor Ronald loves you, and we're going to pray of for you. I love Paul very much. May purpose kung bakit siya nakapasok dito. I appreciate yung sharing niya, and if Paul now has given his opinion, Paul, will you allow us now on our own to understand itong following the law and the law, loving the law and the lawgiver, yung point mo about the misconception of Adventists that if correct me if I'm wrong, they love the law and the lawgiver. Yun ang sinasabi mo, tama ba? Okay, thank you, Paul. Ayan nga. From the Adventist point of view, you should love both the law. They love the law and the lawgiver. Okay, that's one. Thank tapos you, yung second is kaya ng tao, according to Adventist, kaya ng tao sundin ang Ten Commandments, just like Jesus did, perfectly. Yes, provided lang na tinanggap nila yung spirit ni Jesus Christ. All right. Thank you. Kapag, I mean, I think that's clear. Kasi kapag kapag hindi nila tinanggap 'yon, kasi from the reason why nga disobedient sila kasi nga hindi nila wini-welcome yung spirit or yung yung pinaka-message ng law. Maganda. Yeah. Oh, I understand. You that. Sounds like very Christian actually. Okay. And naiintindihan ko yung pinanggagalingan ni Paul kasi ganyan din yung argument ko dati. But Paul, allow us now. We will now put you into a mute mode. Okay. And kami na ngayon ni Pastor. And we will tackle this if we don't finish it tonight kasi we've now done 2 hours. Yes. And with respect to sa mga nakikinig, first of all, thank you very much for coming in. And feel free to continue listening to us and probably you can help us and we can help you. Thank you, Paul. Last. So yun nga, the reason why nga na hindi disobedient sila was because their heart is not receptive to the Spirit of God. And if you are now receptive to the Spirit of God, sinabi nga dun sa Hebrew, do not follow the disobedience of Israelites. Once you receive the Spirit of Christ, you will be able to fulfill the whole law. Doon mo na makakaya tuparin lahat ng law. And by the time that you live in the kingdom of Jesus Christ, a new earth or new heaven man, you will be able to follow it kasi it is the Spirit of Christ na yun ay nag-work sa'yo. Hindi na siya mahirap kasi love mong mahal mo yung nagbigay ng batas, mahal mo rin sundin yung inuutos niya. Okay, thank you, Paul. Thank you, God Paul. Bless you. Thank you. God bless you. We'll continue to pray for you. God bless you. All right. Bye-bye. So, Pastor, maganda tong topic na to. We can cover in the next, kasi mahaba-haba ito. Gusto ko yung sinabi ni Paul, sabi niya nga yung misconception ng marami that the Adventist only loves the law, but also loves the lawgiver, kaya they love the law. That's why I agree. I mean, dapat mahal natin ang lawgiver. Right. I agree. And maybe we can explain the side of what it means to love the law and the lawgiver, di ba? So we'll use that as a topic. I noted that. And the second one... Well, pwede naman natin bigyan ng konting summary. Comment lang. Sabi ko, agree ako doon. Kung mahal mo ang law,
man may lawgiver. But the question is, anong law ba yun, sinasabi mo? Kasi ako, na yes, I agree with you na if you love the law of God, you will love the lawgiver. But for us, yung law na sinasabi namin, eh, hindi na yung Ten Commandments o yung Old Covenant law. Kasi yeah, may sinabi si Paul dito sa, may sinabi si Paul sa 5:18 ng Galatians, mga kaibigan, when you are guided by the Holy Spirit, you need no longer force yourself to obey the law. O sa mas madaling translation, kung iniibig mo ang, kung ikaw ay guided na ng Holy Spirit, eh hindi mo na kailangan, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Ibig sabihin, ang old covenant law, yung 613 laws, nakasama na yung Ten Commandments sa 613 law. Hindi yan yung law na i-guide ka ng Holy Spirit. Kaya sabi ni Paul, kung ikaw ay led ka na ng Holy Spirit sa New Covenant, hindi ka na under ng law. He's referring to nomos sa Grego, nomos to eh. Nomos is the 613 law kasama ang Ten Commandments. Ibig sabihin, it's either you are led by the Spirit or led by the Ten Commandments. Hindi pwedeng mag-mix yan. So, kung ikaw ang sasabihin mo, you're still following and keeping the law, then, based on this verse, hindi ka led ng Holy Spirit. Kaya ngayon kami ni Brother Toto, sinasabi namin ngayon, hindi na kami under ng Old Covenant na Ten Commandments kasi ang sinusunod namin yung law of the Spirit, which Amen. Is the law of love na sinasabi ni Jesus na ang under sa dalawang commandment na ito, ay ano, nakahang o nakabatay, nakadepende ang dalawang, ang lahat ng kautusan ni Moises at ng propeta. Basahin natin siguro, Brother Toto, for more clarification. Kasi itong ibig sabihin, no, hindi mo pwedeng sabihin na ngayon may Holy Spirit ka na, pwede matutupad mo na sa utos. Hindi po compatible ang Ten Commandments sa Holy Spirit. Okay? So itong sabi po ng Bible verse sa Matthew chapter 22. Si Jesus na rin nag-utos eh. Matthew 22 verse 39. Sabi dito, may nagtanong kasi sa kanya, Sir, which is the most important command in the law of Moses? Sabi ni Jesus, itong important command sa law of Moses, love your God with all your heart, with soul and mind. This is the first and the greatest commandment. The second most important is similar, love your neighbor as much as you love yourself. All the other commandments and all the demands of the prophets stem from these two laws. Ano yung two laws na yun? You love your God and love your neighbor, and are fulfilled if you obey them. Keep only this, alin yung pinapkikip ni Jesus? Yung dalawang law na lang. Kasi yung greatest commandment eh. Yung law of love to God and neighbor. Keep only this and you will find that you are obeying all others. So hindi na namin kailangan ng listahan ng do's and don't. Hindi na namin kailangan ni Brother Toto ang do's and don't. Ang kailangan na lang namin mag-obey sa Holy Spirit na law of love. Kasi pag nag-love ka na, eh, hindi mo nagagawin yung sinasabi ng letters of the law. No? Kaya hindi na po kami nabubuhay under the new covenant. Hindi na kami nabubuhay ni Brother Toto sa letra. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 6, He is the one who help us tell others about His new agreement or new covenant to save them. We do not tell them that they must obey every law of God or die. But we tell them there is life for them from the Holy Spirit. The old way, ang tawag nga dyan, the old way. Kasi hindi na kailangan yan. The old way trying to be saved by keeping the Ten Commandments ends in death. And the new way, the Holy Spirit gives them life. Bakit ang pag-keep ng Ten Commandments, ay kay Paul to, hindi ay to sa sino man, kay Paul, pag ang Ten Commandments ang gagawin mo, ang gagamitin mo pa ngayon, mag-i-end lang yan ang death. Kasi ang Ten Commandments, nakakunik yan sa Old Covenant law ng Diyos sa Israel. Na, if you obey them, pag hindi, papatayin ka. Pero ngayon, ang aming pinopromote ni Brother Toto is itong sinasabi na, in the new way, bagong daan, bagong pamamaraan, ang Holy Spirit na nagbibigay buhay. Kaya kung ulitin natin, yung binasa natin, Brother Toto, sa Galatians 5:18,
It's hindi mo pwedeng pagsabihin ang Ten Commandments at keeping the law o Ten Commandments. Kasi when you are guided by the Holy Spirit, the new way, you need no longer force yourself to obey the Jewish law. Wala na, yun na kailangan niya.